And then, ito naman yung kalaban natin, no? Or ito yung weakness natin, yung apat na letra na to, yung sale. So, iwasan muna natin yan. Kasi again, kapag hindi ka nagsakripisyo ngayon, eh talagang wala kang reward in the future. Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. 3 tips sa tamang paghawak ng pera. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Una, syempre dapat may disiplina tayo sa paghawak ng oras. Bakit kaya, no? Kasi alam mo, ang oras ang pinakamahalagang asset natin. Siyempre, para ma-achieve natin ang ating mga financial goal, importante yung paggamit natin ng tama sa ating oras. So, hindi pwedeng puro vision lang, puro pangarap lang. Dapat may kasamang action. Kasi vision without action is daydreaming. Hanggang puro pangarap ka na lang. Pero pag action naman without vision is a nightmare. Bakit kaya? Kasi kapag puro action ka lang, ang sipag-sipag mo sa trabaho, wala kang plano, wala kang vision, hindi ka nagsaset ng goal. So, mali pala yung action na ginagawa mo. Hanggang sa magre-retire ka na, wala ka ng oras, hindi mo na pwedeng balikan yung mga maling nagawa mo at makorek ito. So again, bakit unang tip natin, disiplina sa paghawak ng oras? Siyempre kasi time is money. Kung ano yung ginagawa mo sa oras mo, napaka-importante niyan. Para ito ay ma-convert mo sa cash, dapat focus tayo dun sa high-level activities, yung mga importanteng activities. Huwag dun sa mga low-level activities. Yung pagnood natin ng mga Netflix, iwasan na natin yan at puro entertainment lang. So napaka-importante talaga na pinapahalagahan natin at productive tayo sa paggamit ng ating oras. Una, kaya importante rin yung oras kasi importante yan pagdating sa ating pag-iipon. So, sinasabi nga dito na si Mr. Save Early, nag-start siya at the age of 25, pero si Mr. Save Later, nag-start at the age of 31. So, nag-delay pa siya, no? Pero pareho lang silang in-invest. Yung isa may 5.4 million, yung isa nasa 2.7 million lang. At meron pang pangatlo, si Mr. Catch Up, naghahabol. Teka lang, 31 years old na ako nag-start, gusto ko makahabol kay Mr. Save Early. Pero nakita naman natin dito, kahit na mas malaki yung inipon ni Mr. Catch Up, ay hindi pa rin siya nakahabol. Nasa 5.3 million lang dito, eto 5.4. So again, importante yung time sa pag-i-invest natin or pag-iipon. Again, time is money. Kaya naman nung naintindihan ko na importante talaga na mag-start na agad, nung 2012, pagka-attend ko ng seminar, talagang nag-execute na agad ako. Kumuha ako ng Kaiser, ito yung 3-in-1 na investment, na actually fully paid ko na siya matagal na. And then, kumuha na rin ako under MB Life, yung Money Builder, ito yung may insurance ka, may investment ka na rin. So, nakakatuwa kasi 2 years na lang, fully paid ko na rin yan. And then, meron din akong Most 18, actually ngayon 2020, natuwa ako kasi nung chinek ko yung portal ko, yung online account ko, nasa 8,000 yung kinita ko. O ba? Diba, meron tayong passive income. And aside from healthcare and insurance na may investment, meron din akong kinuhang mutual fund or pure insurance. So like Infel Equity and Atram na mutual fund, and of course yung IMG Soldibo Funds, mutual fund din yan, na more than 500,000 na yung shares ko. So road to 1 million shares tayo. And then ang mutual fund, ito yung mga investment natin indirectly sa mga top corporations. So actually, sa pag-iipon, sa pag-i-invest, ang pinakamahirap lang dyan yung first year. And after that, may inspire ka na kasi lumalaki na unti-unti yung ipon mo. Again, importante yung time. Mag-start na tayo as early as possible, as soon as we can. Kasi wala naman talagang perfect time to invest. Lagi talagang mahirap yan sa simula. Second tips, disiplina sa pag-iipon. So, pinakapundasyon talaga para mag-grow ang ating personal finance ay yung disiplina. Sikat na sikat to, di ba? Pero saan nga ba talaga aabot ang 20 pesos mo? So, yung 20 pesos a day, 600 pesos a month pala yan. At kapag in-invest mo yan, in 35 years, may potential ka na investment na 3.8 million. And then, kung lakihan mo pa, no? Instead na 600 pesos per month, gawin mong 1,000 per month, in 35 years, 6.4 million yan. So again, disiplina. Hindi naman porket gusto mo na mag-ipon, kailangan 10,000
1,000 a month agad. So, kung kaya mo, 500 pesos a month lang or 1,000 pesos a month, magsimula ka. Ang importante, mabuild mo yung habit. Saan ba natin kukunin yung 20 pesos per day na yun? Marami tayong pwedeng pagkuhanan yan. So, syempre, kailangan talaga may sacrifice tayong gagawin. Yung mga wants natin, kalimutan muna natin yan. Kasi hindi talaga tayo makakapag-ipon at hindi tayo makakapagsimula kung hindi tayo willing mag-sacrifice. So, ang dami naman pwedeng i-sacrifice eh. Actually, mas magiging maganda pa yung health condition mo kung i-sacrifice mo yung soda na yan, yung bisyo mo sa paninigarilyo, yung sweets like milk tea, and then kung magkakape tayo, gusto natin social pa, may design. So, pwede naman tayo mag 3-in-1 muna. And then, kung pupunta tayo ng mall, importante talaga na may baon tayong tubig. Kasi isang bottled water lang, 20 pesos na. Isang inuman mo lang yun. And then, kung pwedeng hindi muna tayo mag-upgrade ng gadget, okay naman. Kasi okay lang mag-upgrade ng gadget, bumili ng mga mamahaling cellphone kung gagawin mo talaga yan para sa negosyo. Pero kung pang games lang, pang forma lang, pagtsagaan mo muna yung hindi ganun kalay test na gadget. And then, ito naman yung kalaban natin, no? Or ito yung weakness natin, yung apat na letra na to, yung sale. So, iwasan muna natin yan. Kasi, again, kapag hindi ka nagsakripisyo ngayon, talagang wala kang reward in the future. So, ito yung picture ko noong 2011. Ito yung time na talagang sacrifice muna, no? Kasi talagang kailangan makaipon ka. Kasi pag hindi ka talaga intentional sa pagbabudget, talagang walang matitira sa sweldo mo. Pero unti-unti, dahil nga may sacrifice, talagang unti-unti nagkakaroon na ng reward. Pag sinabi namang sacrifice, hindi naman habang buhay natin gagawin yan. Diba? Hindi naman habang buhay, nagtitipid tayo. So, pwedeng yung sacrifice mo for the next 5 years lang, pero after naman that, kapag nakaipon ka na, kapag nag-grow na ang pera mo, meron ka ng passive income, maganda na kasi ma-enjoy mo na yung reward. So ako, isa sa mga na-enjoy ko yung time freedom. So wala nang boss, hindi na stress sa trabaho, and of course, kapag gusto mong lumabas, may gusto kang bilhin, marami kang options. Actually, kapag kami namamasyal pa nga, sumasama pa nga yung mga pamangkin ko. So once a year, nagbabakasyon sila dito sa amin. Pero hindi ko yung magagawa kung wala akong ipon or talagang kailangan magtipid. Pero dahil nakapag-ipon na, okay na ang financial status namin mag-asawa, nakakapag-invite na kami ng aming pamangkin. Actually, ngayon lockdown, yung parents ko nasa amin. So, syempre may mga gastos yan, pero bakit kaya? Kasi nga, nakapag-ipon, nakapag-prepare. Ang hirap naman kasi, no, for example, silang dalawa, nasa isang bahay lang, parehong senior citizen. So, parang kung wala kang pera, o sige, dyan na lang kayo sa bahay nyo, sino yung mag-aasikaso sa kanila? Sino yung lalabas? Diba delikado? Pag ikaw ay matanda na, tapos makikisama ka sa labas, or ikaw pa bibili ng kailangan mo. So, at least ngayon, may peace of mind ako kasi dito sila nakatira sa amin. So, pangatlo, disiplina sa paghawak ng kita. So, dapat pag tayo ay kumikita, disiplinado rin tayo. Kasi ang tendency niyan, pag tumaas ang income mo, kung wala kang disiplina, tataas din ang iyong expenses, tataas din ang lifestyle mo. Wala ka na namang maiipon. So, napaka-importante na alam natin yung prosperity formula. Very basic, pasweldohin mo muna yung sarili mo. Yan ang sinasabi ng pay yourself first. Kapag ikaw ay kumita, 10% niyan, tithes, ito yung binabalik natin kay God. Yung lahat ng blessings natin, syempre, galing sa Kanya. So, ito yung dinodonate natin sa church. And then, 20%, ito yung pasweldo mo sa sarili mo. Yung savings mo. Kapag ikaw ay nag-iipon, inuuna mo yung sarili mo dahil ikaw naman ang nagtratrabaho para kita. Yan. And 70%, yan ang pagkasyahin natin na panggastos at kung may mga wants tayo, yan yung dapat na budget natin. So kung kumikita ka ng 20,000 per month, at least dapat nakakapag-ipon ka ng 20% niyan or 4,000 a month. So kung hindi pa kaya, start ka ng 10% per month or 5% per month. Ang importante, nadidisiplina mo yung sarili mo, nagagawa mo yan consistently at nadadagdagan mo yan pag kaya mo na. Kung kulang ang income natin, syempre, madalas naman kulang ang income. So, kung kulang ang income, may solusyon pa rin dyan. Humanap ka ng ibang pagkakakitaan. So, kung ikaw ay marunong naman sa online selling or pwede mo rin pag-aralan yan, gamitin mo yung mga online platform like sa Lazada. And then, sa Facebook, meron na rin silang mga tinutulong ngayon. Pag gusto mo magbenta, pwede ka mag-post. And then, kagaya ko, pwede ka rin mag-online business as financial educator or pwede rin naman freelancing kung ikaw ay programmer, meron ka mga project or mga kontrata or accountant.
So again, napaka-importante ng ating source of income. Kung hindi enough yan, importante na maghanap ka ng other source of income at importante rin na meron kang multiple sources of income. Mahirap pag isa lang kasi pwedeng tanggalin ka sa trabaho at mawalan ka ng income. So again, kami mag-asawa, online kami nag-a-activity, meron kaming online business as financial educator. Actually, ito yung mga trainees namin from different countries and dumadami pa yan. So kung gusto mo matuto about personal finance, meron kaming free ebook. I-download mo yan, mag-register ka lang sa bit.ly/ssbyfebook. And then meron din kaming free webinar, mag-register ka lang sa bit.ly/free online investment class. And kung may question ka, pwede mo ko i-message sa Facebook, Roan Celis Capistrano. So ilalagay ko rin yung link sa baba, yung bit.ly/roanfb. Kung nagustuhan mo ang video na to or kung may question ka, i-comment mo lang sa baba.